So, kanina, nagtrabaho ako sa breakfast. Ako lang mag-isa po. So, ang dami kong guest kanina ba? Sirang-sira, di ba? Ayan, oh. Ito ka, guys. Ito ay kuryente yan. Hi. Hi ka, guys. Welcome back to another vlog. It's Soy. Olay ka, guys. So, ngayon po, pupunta po tayo sa underground. Kasi, kakatapos ko kasing mag-work sa hotel room. Tingnan nyo, hindi pa ako nakapag-shave, but it's okay. So, tayo. Open lang natin ang light. I-open. I-on lang natin. Turn on the light. Anyway, kakatapos ko lang mag-work sa hotel room. So, maghanap tayo ng ano natin ang camera natin. At andito tayo sa ibaba. Ay, andito tayo sa underground. Kela. Kusa German pa is Keller. Keller. Hindi yung killer na matay tao. Keller. Tapos, ayan, naglaba ako ka guys. Uy, tingnan nyo, oh, mga washing natin. Oh, ayan. Washing natin yung isa. Yung una po, yung may yellow. Yan po yung washing. Tapos yung isa ay dryer para mag-dry siya. So, ito ay tapos sa mag-dry. So, yung na-wash natin, ipadry natin, pero hindi muna natin siya i-dry ngayon while nagbablog tayo kasi maingay, hindi nyo ako maririnig. Mm-mm. So, kunin lang po natin. So, magtutupi. Magtiklop tayo ka, guys. Magtiklop tayo ng mga labahan. Ito ka, guys. O, nasira. Sira siya, no? Sinira po to ni boss ko. To. Kasi nga, ginagamit to sa hotel room to. Tapos sinira niya kasi sira naman. Sabi niya, pangit naman kung gagamitin doon sa guest. Sa hotel room, okay, sira na. Kasi ito, may konting ganito na siya ba? Ganito. So, dapat hindi daw siya gamitin for the guest kasi pangit daw. Dapat, yun. Mukhang bago pa rin. Oo. So, tiklop tayo. So, kanina, nagtrabaho ako sa breakfast. Ako lang mag-isa po. So, ang dami kong guest kanina ba? Kasi, kung magtanong kayo saan si Busco 1, Busco 2, wala sila dito ngayon. Kapon pa sila umalis. Nagpunta sila sa kondo nila, doon sa call. Doon sila natulog. Kapon, doon sila natulog. Tapos mamayang gabi, doon pa rin sila matulog. So, bukas pa sila uwi. Tapos, kapon may check-in. Pero si Busco 2 ang nag-check-in kapon. Si Egbert. So, ngayon, may check-in man kami dito sa ngayon, check-in. Ano ata, isa, dalawa, tatlong rooms. I-check-in natin. So, ako yung mag-check-in. Kapag mag-check-in yan yung mga guest ka, guys, diretso yan, sila bayad. Or yung minsan, after breakfast, sila magbabayad. So, ako yung mag-cashier-cashier. Kasi kapag mag-isa talaga ako, guys, gagawin ko lahat. I mean, akin lahat ba? Ako lahat ng mag-trabaho. Kanina, diba, nagtrabaho tayo sa breakfast. Mas maaga akong gumising kasi mag-prefer po the breakfast. Tapos, after nag-breakfast ang mga guest, hindi man nagbayad kahapon yung isang guest ba? So, kanina, ako pa ang gumawa sa reception. Diba, tapos, gumawa ako sa room. Binilisan ko sa rooms. Kasi, and kanina, pinakain ko pa si Andy. Oo. Duburkahid talaga tayo ngayon ka, guys. Tapos, kanina, ang saya ko kasi pagpunta ko sa isang room, yung isang room ay may tip ba? Naglagay sila ng tip doon. Alam magkano binigay? 5 euro. Alam nyo po, masaya na talaga. Tayo nagtatrabaho sa hotel or sa restaurant. Kapag binibigyan tayo ng tip, masaya na tayo kagis, no? Maliit man or malaki. Basta binibigyan tayo ng tip, Trinkgeld man yan dito sa German. Ang tip dito, in German ay Trinkgeld. Masaya na kami kagis kasi parang ano rin, extra rin yun ba? Extra sa mga, kasi kung makatip ka ng 5 euro, 10 euro, isisave mo yan, pagkatapos, magkapera ka na. Iba yung sahod mo, iba yung tip, di ba? Kaya ito ang nakakaganda din kapag nagtrabaho ka sa gastronomy. So, kanina, while nagtrabaho ako sa room, naglaba din ako dyan. Tapos kanina, tapos yung, hindi ko muna paandarin yung dryer, no? Kasi hindi nyo ako marinig dito kung mag-well ang trabaho ako.
Hindi pa pala ako tapos sa breakfast room. Kasi after magtrabaho ng after magkain ang mga guest, ba kumain na sila. Dalawa pala ang sinira ni boss. Meron pa isa to, sira din oh. After lang kumain, mag-check out sila, ginawa ko agad ang room. Tapos yung mga ano sa breakfast room ka, guys. Yung mga plato ba, kailangan hugasan, andun pa. Kukunin ko pa pala mama. Tinisan pa natin yun, hindi pa ako tapos. Dami kasi na gawin. Pagkatapos kong gumawa ng room, I mean, naglinis doon. Nag-agad ako ka, guys. Nag-break muna ako at kumain, nag-breakfast. Kasi para akong nahihilo. Para akong nahihilo ka, guys. Kasi di ko alam kung anong unahin ko. Tapos bilisan pa kasi nga bilisan tilinisan ang room kasi may check-in, so dapat unahin talaga siya. So sabi ko unahin ko muna tong rooms dito, hotel room. Tapos afternoon ay yung breakfast room naman kasi breakfast room bukas pa man siya gagamitin for the breakfast. Tapos yung hotel mag-check-in mamaya yung mga tao. Kaya tingnan nyo, oh, hindi na ako nakapag-shave. Wala pa akong gupit. Lahat para pumapangit na talaga si Oliver Cagas ay. So Oliver Cagas niyo ay haggard na. Haggard Berzosa. So ito. Titiklopin ko siya kasi gamitin na naman to bukas. Kasi i-check out na naman bukas ng mga guest. Ako lang mag-isa kapag ako lang may isa kalis. Lahat to ginagawa ko. Kaya after vacation, alam nyo na. Back to reality na talaga tayo. Kaya kung minsan sinasabi nyo na kayahi talaga si Oliver kasi dinadala sa mga boss, hayahi talaga yun. Hayahi ang pamati. Pero after naman, kapag andito naman tayo sa bahay, ito naman tayo. Go. Kayo, dyan ka guys. Ayunan. Nahihilo na ako kanina kasi gutom na ako. Sabi ko, mamaya talaga ako kakain after matapos talaga tong rooms kasi gagamitin na ba? Check in. Kasi yung ibang guest kasi tatawag yan sila. Uy, ganitong oras, mag-check in kami, punta kami dyan. Yung iba, hindi naman tatawag. So, kailan binilisan ko siya. So, itong, yan, idadry ko pa naman yan. So, bukas ko na siya titiklopin, no? Well, nagtatrabaho. Ano tayo bukas? Well, kumakain ang mga guest. Trabaho tayo. Kaya dito ka guys, duplicate ako kasi uwi tayo ng Pinas, di ba? Uwi ako ng Pinas this year, sana makauwi talaga ako. Duplicate si Oliver. Hindi po ako nagpayaman ka guys, hindi ako nagpayaman. Ang gusto ko lang ay makabili ng ticket. O nga, kasi hindi ako magtrabaho, wala akong pera, wala akong pang bili na ticket to Pinas and then pang ano no, allowance atin doon. Hindi tayo nagpapayaman. Pero kapag i-grant talaga ni boss, ng Panginoon na maging mayaman tayo, oh, why not? Kasi kung maging mayaman tayo, we will share our blessings naman no, sa mga tao. May tao pala dyan. Oh, mga bata. Oh. May mga bata dyan ba sa, ano namin, sa garahe. Ayan, oh. Yung bata, dalawa, oh. Yung dalawa, nakaupo sila, no? So, tatapusin ko lang muna to ka, guys. Baka rin nyo pa nakita to, ito po pala siya. Ayan. No, wala, no? Kasi nasa labahan, baka wala na, naubos ito yung yellow. Oh. Sinasalabahan sila. Ayan. Ka, guys, tapos na po ako diyon sa bahan. So, ngayon naman dito na sa breakfast room. Tingnan nyo naman. Ayan, oh, diba? Ayan din dito, oh. Ayan din dito kanina, yung iba, nakuha ko na. Pati doon. Nakuha ko na, kaya wala na siya dyan. Linisan ko na lang yan dyan. Yung mga sagbot-sagbot dyan, no? Tsaka ito po. Sige. Kunin lang natin. So. Kanina ba, itong guest na to, yung kumakain dito. Ito ka, guys, dito. Nagbigay sila ng tip. Nilagay na dyan, oh. Kinuha ko agad kasi baka makuha pa ng iba. Diba? So, ito din. So, kailangan kunin natin. So, ngayon naman.
Kaya nagbigay sila ng tip diyan pag ano ko ba kanina? Kasi tapos na kumain, umalis sila. Pag alis nila, agoy. May tip man na nilagay diyan sa ano oh. Tinanong ko agad kasi baka mukha pa ng iba. Tapos, diba? Sa sayang din. So, kanina, tapos, sinabi ko kay boss ko to. Tumawa kanina nga, okay lang dito, ganito, ganyan. Sabi ko, may binigyan ako ng tip na dito. Sabi ni boss, uy, kapag nagbibigay ng tip yan, Oliver, dyan sa mess na talaga nilalagay, it means nagustuhan nila ang breakfast at pagsiserve. Sabi ko, ah, nagustuhan pala nila yun. Alam mo, kaya, tuwang-tuwa na kami kapag may mga tip dyan. Kasi, ano tayo, makapera tayo ba? At least, diba? So, double kain talaga. Double kain si Dadong Oliver! So, dito, linisan ko na lang ito mamaya. Anyway, ngayon na lang. Tapos, itong mga nakuha, kinuha natin ay atin niyang hugasan. Pagkatapos hugasan ka, guys, ay mag-i-prepare ulit to dito. I-prepare yung mga plato. Mag-prepare din tayo ng mga plato dyan mamaya at dyan. Kasi, para bukas ba? Mabilis lang ang trabaho bukas. Kasi kapag bukas pa magagawin, wala na masyadong time kasi mag-prepare pa ng breakfast for the guests. Tapos, iba pa. Di ba? Ulit na ang trapo kasi parang ano na siya. Okay na to dito ka guys. So, ang gawin natin ito ay ilagay natin sa itong ito ay dishwasher. Ayan, nakapatay na yung ilaw dyan. Para makasave tayo ng energy, di ba? Uy, hindi na lang. Ngayon na lang siya dahil. Kasi parang ilaw dito. Isarado ko lang. May ko na ito isarado. Samahan niyo ako. Akala ko ano na. Sinukong ko Santa Maria. Kukunin ko pala yung mga natin. Nailagay ko na to kanina sa dishwasher. Tapos na to. Tapos na to kagad. So, kukunin lang natin ang laman dito. Ganun siya kagad. Ouch! Natusok ako. Natusok yung ano ko. Natusok ng ito oh. Kukunin na lang natin to. Yung mesa.
ano ba yung mesa sa ano, kutsilyo. Ay, kutsilyo yung pagkain ba yung pang slice sa for breakfast. Natusok. Buti lang walang dugo. Kunti lang. So, alam niya na. Alam niya na yung trabaho ko. Hindi talaga siya madali. But, Pinoy tayo. Kapag Pinoy, ano, mga masisipag. Ibalandra jud na to ang ato pagka Pinoy kaagad. So, tapos ko lang to dito ha. Yan. Tapos na po ako. Tapos na yung mga plato ngayon. Umaandar na yung washing dishwasher. Yan. So, ngayon naman ay basura naman tayo. Ito basura na to. Itapon natin sa labas. Kasi puno na siya. Kailangan. Hindi nyo nakita. No, sorry. Ayan. Ayan siya. So, kaya itapon lang ito. Very full. It's very full. Ano kasi ito? So, samahan niyo po ako. Punta tayo sa labas. Meron pa ako isang basura doon sa isa sa kitchen. Ay, siya. Sa isang kitchen namin, may isa pang basura doon. Pero, hindi ko madala lahat kasi nga, magbitbitay ng camera, bitbitay nito. So, one step at a time na lang tayo. After to sa basura ka, guys, makapag-relax na talaga ako yung as in, maka-idlip-idlip konti. At, hindi ako pwedeng matulog lang, idlip lang. Kasi kung matulog ako, meron kaming guest ba? May hinihintay tayong mga guest na mag-check-in. Trabaho talaga kay kayo dyan ka guys. Kapag andito ka sa bansa, kayo dyan ka guys. Hindi ka pwedeng magtamad-tamad dito. Alam nyo, di ba, yung ibang tao ay na-homesick. Mawala yung homesick natin kapag nasa trabaho tayo. Kasi, kapag wala ka sa trabaho, I mean, wala kang ginagawa, ma-homesick ka talaga, pero kapag nasa trabaho ka, hindi mo na maala. Maano yung trabaho mo ba? Hindi ka ma-homesick ba kasi nasa trabaho ka, doon ka naka-focus sa trabaho. Ako, sa trabaho, at saka vlogging, at saka sa inyo. So, mabuti na lang, yung homesick natin ay, andyan pa rin siya, pero, hindi talaga siya nag-trigger. So, pero ako ipapakita sa inyo, dito tayo sa kapot. Itong garahe na dito. Yeah, may ipakita ko sa inyo. Yan ka, guys. Nakita nyo po ba yan? Ayan, oh. Sirang-sira, di ba? Ayan, oh. Ito ka, guys. Ito ay kuryente yan. Ito, kuryente to. Tapos ito ay nilagyan ng cover para kung umulan ay hindi siya mabasa. Po, tingnan nyo naman. Nalangkat siya ka, guys, no? Oh. Tingnan nyo, di ba? Merong ganito. At yung kahoy dito, oh. Hala, tingnan nyo, oh. Yung ano niya, oh. Nails. Ba yan, nails, oh. Ayan yung kahoy, oh. Langkat, no? Yan lang po yan kagas kasi tingnan nyo po dito oh. Yan. Hindi naman na wala, hindi siya nasira, di ba? Ah, ito yung sira ka guys oh, nilagay dito nila boss. Ayan oh. Ito 'yon. Ang kahoy na to, ito ay for that, di ba oh. Wala dyan siya kagas no. So ilagay na natin dito. Ayan. So ikukwento ko po sa inyo ano nangyari diyan. Yan po ka guys. Nangyari po yan nung na kasagsagan ng aming bakasyon, yung nasa Sweden kami. So, nangyari po yan dito kasi yung, ano, wait lang. Dito tayo, ilagay ko yung camera dito. Sabihan ko kayo ha. Sabihan ko po kayo dito. So, ayan. Dito yung nakaupo yung mga dalawang bata kanina. Ayan, oh. Dito siya umupo kanina. So, ngayon, ilagay natin ang camera dito. So, anyway, nangyari po yan sa kasagsagan ng bakasyon namin. At alam niyo po kung sino naka-aksidente yung alam yung Amazon, yung sasakyan na Amazon kasi 'di ba, nagde-deliver sila. Kung merong DHL, meron ding Amazon. Yung Amazon nagde-deliver ng mga yung orders, ayan. So dito dumaan na aksidente diyan. Tapos alam niyo po ka guys, hindi sinabi ng driver na ano niya 'yan. Hindi sinabi ng
driver ng Amazon na naaksidente siya dyan. So, nung pagdating namin dito, nakita namin to. Eh, nakita nila boss. Hindi ko yung nakita kasi sila boss lang ang nagsabi sa akin. So, Oliver, nakita mo ba yung ganun yan? Yung nasira siya. Hindi. May pinakita sa akin ng pictures. Tapos tinanong ko sila, sino nakagawa niyan? Sino nakasira? Sabi niya, ang Amazon driver. Sabi ko, paano yung nalaman? Sabi, nakita sa CCTV. CCTV. Kasi, diba, sabi ko sa inyo dito sa bahay, dyan, all around, ay may CCTV. So, makita ko sinong ganyan-ganyan. Makita din ang tao. Kasi maganda kasi yung CCTV na ring. Ba yun? Ring. Yun ang ginagamit kasi makita. Kahit wide talaga siya. So, dyan, nakita siya nung na-aksidente yung Amazon na driver. So, hindi siya nagsabi na na-aksidente siya. Meron siyang nasira dyan. Hindi siya nagsabi. So, ang ginawa namin, nung umuwi na kami dito, so, yung record, naka-record yan sa phone, diba? So, nakita doon. At yung pag-uwi nila boss dito, pinicturan nila yan at sinend sa Amazon. Sinend nila na kailangan hindi bayaran, no? Hindi siya bayaran kung hindi gagawan siya ng bago. Itong nasira dyan, so it means itong buo talaga ay bibili ng bago at saka ilagay dyan. Kukunin siguro. Di ko alam kung paano siya. Pero ang magbabayad niyan ay ang insurance ng sasakyan. Nung sasakyan na nakagawa niyan. Diba? Every cars kasi dito, ibig sasakyan dito sa Germany ay mayroong insurance. So insurance ang magbabayad dito. And if you have no insurance, kung wala ka insurance yung sasakyan mo, edi ikaw mismo magbayad. Pero yun kasi Amazon ay mayroong lahat. Pati masakyan na boss, may insurance niya kasi di natin alam ang panahon, di ba? Di natin alam, baka ma-aksidente yung ganun. So, at least yung insurance natin ay magbayad. Kasi insurance din, binabayaran din natin yun. I think monthly din. Di ko alam. Kasi wala naman akong car. So, hindi ko pa siya mag-gets. So, masira siya. Alam nyo ka guys, kung walang CCTV dito, hindi namin talaga alam kung sino makasira niyan. And it's another tragedy. Tragedy. Maghula-hulaan na lang ba kung sino, di ba? So, mabuti na lang na meron, di ba? Noong dati, ninanakawan kami dito. Pero wala pa yung CCTV kami. Wala pa may CCTV that time. Di ba? Nung rubber na ninakaw. So, ngayon, na-aksidente siya. So, alam namin kung sino kasi yung Amazon lang pala. Ayun, nag-email na sila, boss, sa about sa nangyari. And then, nilagay at pinadala din yung proof na sila yung ganun. Kitang-kita talaga sa CCTV ka, guys. Oo. And, alam nyo po, dito, di ba yung modern CCTV natin, si Marites? And hindi naman yan maniwala yung sa korte ba, ano, di ba, kung Marites lang, dapat may proof yung may CCTV talaga. Kasi kung Marites lang, walang maniwala, kailangan ng ebidensya. So, sabi pa ni boss ba, alam mo, Oliver, no, every time na wala tayo dito, nasa bakasyon tayo, meron talaga mayari sa bahay. Dati nanakawan kami. Meron talaga mayari at meron. At ngayon naman ito, nasira. Meron talaga. Sabi niya, ano bang dahilan kung wala tayo dito may mayari? Pero kung andito tayo sa bahay, wala naman mayari. Siguro, pagtingin ng mga tao dito, walang tao. Ganun. Nashock talaga daw sila. Bus ka, guys. Sinasabi ko talaga, baka may malas talaga, no? So, ayun na po siya. Sira siya. So, kailangan talaga bayaran lang, no? Sabi ko na, boss, ba? So, ano yun, boss? Kaya magbayad niyan, boss? Sabi niya, bakit kami magbayad, Oliver? Na, hindi naman tayo nakasiraan dyan. Sila man nakasira. So, punta mo natin sa... Ngayon ay... Tapos na tayong mag... tapon ng basura. Ay, meron pang isa pala doon. Mamaya ko na lang itapon. So, punta tayo dito sa kamatisan natin. Ayan. Uy, naka-close pala to. I-open lang natin. Ayan. Uy, may bago na naman siyang bagong hinog. Oh. May hinog. Dapat red siya talaga ka, guys. Kasi kapag hindi siya red masyado ito. Kasi red man yan. Ay, hindi siya masyado matamis. Medyo maasim. So, dapat talaga siya red. Ayan. Meron din doon. Oh, maliliit. Oh, cherry tomatoes. Ayan. Alo, ang daming mga bunga ka, guys. Oy, praise God, no? Ang dami talaga. Doon pa siya, oh. Wow. Thank you, Lord. Ba
Diba, bago lang tayo nag-harvest dito. So, ngayon naman, mayroon harvestin na naman tayo. So, kaya guys, I am going to end this vlog here. And I hope nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. God bless us all, kaya guys. Maraming maraming salamat sa inyo support po. Kung wala kayo, naku, sinasabi ko talaga sa inyo, ha? So, thank you so much po sa walang sawang pag-suporta nyo po at sa walang sawang panood nyo po. Please like and share. And please don't forget to tap that bell notification down below so you'll be notified for my next coming video po, kaya guys. So, stay easy, stay safe. This has been Oliver Kagas, and then, cheers!